Hi guys! Welcome back again to my channel. At for today's video, ay may i-share nga ako sa inyo na 10 loan application na talagang fast approval at ngayong araw mo din matatanggap ang ilo-loan mo. Kaya kung ngayong araw ka na nangangailangan ng mauutangan online, ay pwedeng-pwede sa'yo yung video na to. Pero syempre, bago ang lahat ay, kung ngayon ka pa lang dito sa my YouTube channel ko, ay isubscribe mo na yan at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At sumali ka na din sa my GCash giveaway ko, kada buwan yan, 1,500 ang pinapag-giveaway ko sa my GCash. Ayan, 5 ang mananalo ng 200 pesos at 10 naman ang mananalo ng 50 pesos. Syempre, hindi mawawala ang cellphone giveaway, sobrang lapit na nito, next week na. Kung paano sumali is, basahin mo lang yung mechanics dyan sa my Facebook page ko, baka ikaw na yung manalo nito. So ayun nga, simulan na natin. Disclaimer lang, itong mga i-share ko is base din sa may experience ko dito sa may paglo-loan sa kanila. At sasabihin ko din sa inyo kung ano yung i-expect nyo kapag kayo ay nag-loan dito. Kung makakatanggap ba kayo ng multiple calls, text, kung hindi kayo nakaabot sa due date nyo, at marami pang iba. I'm sure yung iba dito is meron na kayo, pero baka yung iba dito is wala pa din kayo. At baka makatulong din sa inyo, kaya panoorin nyo yung video na to hanggang dulo. Unang-una ko na nga dito ay Mabilis Cash. Ayan, si Mabilis Cash, ito, matagal ko na ding na-try yung loan app na to at recommended ko din para sa mga baguhan pa lang at talagang ngayong araw, sobrang bilis mag-disburse ng loan dito papunta sa my GCash. Meron nga din pala akong ginawang tutorial dyan kung paano mag-loan at kung paano bayaran yung in-loan nyo dito sa may Mabilis Cash. Sasabihin ko na rin nga pala yung mga update, ayan, if ever na meron na kayo na to, malalaman nyo din yung update kung ano na ba yung standing ng loan app na babanggitin ko. Kaya ayun, nasa sa inyo pa din kung i-consider nyo mag-apply sa mga sasabihin ko or hindi. Ayan, nasa sa inyo pa rin, pero babanggitin ko kung ano yung kinagandahan at kung bakit recommended ko yung mga to. Dito nga kay Mabilis Cash, ang bilis ko lang ding natapos mag-fill up ng application ko at the same day. Nako, sobrang bilis talagang mag-disburse at take note, walang mababawas dito sa may ilo-loan mo. Buong-buo mo siyang matatanggap. Pwede ka nga pala dito mag-loan ng up to 25,000 pesos. So ako, yung unang encounter ko dito is inaprobahan nga nila ako ng 300 pesos pero at least walang mababawas. At nung binayaran ko na is 345 pesos. Ayan, 45 pesos lang yung nadagdag. At sa may kasunod na paglo-loan ko, grabe, ang taas na nung itinaas. Nasa 2,000 pesos na yata. O diba, bongga? Tapos pagkayari nun is nasa 5,000 na ang pwede kong i-loan. Kaso nga lang dito, ang update ko ay talagang napaka-moody ng Mabilis Cash at stricto na. Kasi dito, pagka nag-advance payment ka, it's either mabawasan yung credit limit mo or hindi ka na nila pag-reloanin. So yun, kung na-encounter nyo na din yung ganitong pangyayari, is i-comment nyo naman dyan sa may comment section. Pero ako nga, base sa experience ko, lagi akong on time magbayad, hindi ako nag-a-advance payment sa kanila. Kaya siguro ako nakaka-reloan ng paulit-ulit. So take note, hindi po ito sponsored. Binabanggit ko kung ano talaga yung na-experience ko sa kanila. At dito nga pala, nakakatuwa kasi kung magkano yung inilagay mo na sahod is dun nila parang idinedepende kung magkano yung credit limit na ibibigay sa'yo. So ako kasi ang inilagay ko is nasa 15,000. Ayun, kaya ang ibinigay sa akin na credit limit for first time user is 300 pesos. So ayun, hindi ko naman dinidisclose yung talagang sahod ko, pero tuwing mag-a-apply ako is nasa ganun lang yung inilalagay ko, 10 to 15,000. So ayun, do sa iba naman, na-aprobahan ako agad ng 2K, 5K, pero dito kay Mabilis Cash, grabe, 300 pesos. Pero as in, wala naman talagang nabawas. Ayun. Kaya kung maliit lang din yung inilagay nyong sahod sa kanila is baka 300 pesos lang din yung ibigay sa inyo. Kaso nga lang, napaka-moody. At update nga din pala dito kay Mabilis Cash, siya ay subject for Data Privacy Act nga complaints. Maraming nag-report dito na meron ngang natatawagan kahit wala sa may contact references. Kaya dito kay Mabilis Cash, kung kayo ay sa sarili nyo alam yung good payer kayo, kayo ay good borrower, responsible kayo, sa may inutang nyo then wala kayong dapat ipangamba, kung kaya nyong magbayad, sa may due date nyo is, ayun, pwedeng-pwede kayo mag-try dito kay Mabilis Cash. Pero kung malilate nga kayo ng pagbabayad is, maaaring makareceive kayo dito ng multiple calls and texts. So ayun, comment nyo na dyan sa may comment section para mabasa din ng iba yung mga experiences nyo sa mga babanggitin ko pang loan apps. Pero dito is recommended ko pa din si Mabilis Cash dahil talagang mabilis siyang mag-disburse ng perang ilo-loan mo.
At nga pala, lagi kong sinasabi, pinapaalala ko na naman, limitahan nyo lang yung nasa my phone book nyo, kung sino-sino yung mga nandyan. Make sure na yung ilalagay nyo lang din sa my references nyo. Ayan, 3 to 5 lang. Numbers dapat yung nakasave dyan sa may phone book nyo para wala na silang haharasin if ever man. So, ayun. Next na nga tayo. Ito, lagi ko na lang ini-include sa may video ko ang Shopee. Ayan, dito ay pwede ka nilang pag-loanin sa may S-Pay Later at sa S-Loan. Ayan, dalawa na yung nilagay ko dito. Sa may S-Pay Later, ginawa ko din yan ng tutorial kung gusto nyo. Talagang the best tong S-Pay Later at S-Loan na to. Sa S-Pay Later nga pala, dito pwede ka nilang pautangin ng credit limit kung saan pwede mong ipambayad sa kahit na anong gusto mong bilhin sa may Shopee. At pwede mong bayaran to ng up to 12 months installment. Ayan, napakagaan lang dito mangutang. Kaya kung may gusto kayong gadgets, gamit na pang-school nyo or pang-bahay, personal use, pwedeng-pwede kayo sa S-Pay Later. At sa S-Loan naman, kung cash ang gusto nyo. Dahil dito sa S-Loan, talaga mawi-withdraw nyo papunta sa GCash nyo yung ilo-loan nyo. At payable din siya up to 12 months. Walang mababawas dito pagka kayo ay nag-loan. Meron pala, dahil sa may Shopee Pay, pagka tinransfer mo na sa may GCash ay bawal siya ng talagang eksaktong amount. Dapat nasa meron mababawas na 10 to 15 pesos yata. Ayun, di ako sure. Pero sobrang liit lang, hindi aabot ng 20 pesos. Yung makakaltas papunta sa may GCash nyo. Ayan, meron akong ginawang tutorial dyan sa S-Pay Later saka sa S-Loan. Panoorin nyo na lang. Super recommended ko to at talagang hindi kayo magsisisi pagka dito kayo nag-loan. At ayun, update ko, wala pa ding nangaharas. Ayan, dahil talagang legit to. Hindi kayo makakatanggap ng ayan, harassment sa kanila or kahit na anong threats. Basta make sure lang na pagka hindi nyo kayang umabot ng pagbabayad sa may due date nyo, ay i-inform nyo yung mag-text or tatawag sa inyo. Ayan, expect nyo na merong tatawag sa inyo pagka wala pa kayong bayad ng due date nyo. Or after due date na, wala pa rin kayong bayad. Ayan, may tatawag sa inyo na agent, professionals naman yung mga agents na nakakausap ko kasi one time is tinry ko nga na hindi magbayad on time. Ayan. Merong mga tumatawag sa akin. Ayan, hinaon silang magsalita at tatanungin ka kung ano yung reason mo bakit hindi ka pa nakapagbayad. At tatanungin ka kung kailan ka nga makakapagbayad sa kanila. Well, meron namang madadagdag na interest. Kaso nga lang is meron pa rin tatawag to inform you na wala ka pa nga daw bayad. Kasi baka nakakaligtaan natin, ayan, ng pagbabayad. Make sure na responsible borrower tayo. Dapat bayaran natin kung ano yung inuutang natin. Dito, the bestong S-Pay Later at S-Loan na to. At next na nga tayo ay, bago tayo mag-proceed dito, baka may magtanong na naman, bakit wala pa po akong S-Loan at S-Pay Later. Ayan, kailangan dito is good standing din yung iyong account sa may Shopee. Make sure na ginagamit mo yung features nila ng madalas. Pay bills, ayan, buy load, cash in, cash out. At pagka na-aprobahan ka na sa S-Pay Later, make sure na good borrower ka din, hindi ka nagpapalagpas sa may due date mo. Ayan, para ma-offeran ka kagad nila ng S-Loan. At ang next ko na nga ay sa GCash. Ayan, kung madalas kayong gumamit ng GCash, meron sila ditong tatlo na ino-offer, which is GLoan, GCredit, saka GGives. So kung cash naman, ang gusto nyo dito is GLoan kayo. Dahil ang ilo-loan nyo nga is mapupunta sa may GCash wallet nyo at pwede nyo na nga i-withdraw or ipa-cash out sa kahit na sa ang tindahan kasi marami naman ang nagka-cash out. Ayan, sa mga stores. So dito is payable din siya up to 12 months. Make sure lang na hindi ka magpapa-late ng bayad mo sa kanila. Ayan, installments din to. At sa may GGives naman, pwedeng-pwede dito ang pagbabayad nga sa may bills nyo. Ayan, okay na okay to sa pay bills. At sa may GGives naman, ito, dito ako medyo natagalan sa pagkaka-approve or matagal ako bago ma-qualified dito. Kasi dapat ay mataas ang G-score nyo. So yung G-score nyo, i-check nyo na, baka meron na kayong offer sa G-loan. Ako, naunahan na akong offeran sa G-loan, sunod G-credit, next ay sa G-gives. Yan, napakaliit lang din ng interest dito, kaya talagang the best tong tatlo na to sa may GCash. Yan, super recommended ko din to. Meron nga pala akong ginawang tutorial din dyan, nandito din sa may YouTube channel ko. Panoorin nyo na lang din, ayan, kung paano mag-apply at kung paano bayaran. At nga pala dito sa may GGives, GLoan at sa may GCredit, wala na akong iba pang maraming sinagutan.
napakabilis lang ng proseso basta mataas yung G-score mo. Ayan. At syempre, pinaka-importante dapat ay fully verified user ka. At ang next ko na nga ay ang Mr. Cash. Ito, matagal ko na ding na-try to at para sa akin, recommended ko pa din. Sa mga kayang magbayad on or before their due date, ay pwedeng-pwede kayo dito sa Mr. Cash. For example, dito, ang iniloan nyo is 1,500. Ang matatanggap nyo na lang is 1,365. Napakaliit lang ng makakaltas. Kaya, good sa akin to. At ito nga pala ay up to 30 days ang repayment. At goods na goods din to for emergency purposes. Dahil ang bilis ding mag-disburse ng ilo-loan mo papunta sa may GCash. At dito nga pala is meron din silang pa-rewards. Ayan, meron kayong makikita pag inopen nyo yung app nila. May makikita kayo dyan sa settings or sa profile nyo na rewards kung saan isha-share nyo lang yung link nyo kung meron kayong kaibigan na nagtanong sa inyo kung pwedeng mag-utang sa inyo or mangutang, mag-loan sa inyo, sabihin nyo ay eto na lang, itry nyo yung Mr. Cash dahil pag nag-loan sila doon at nabayaran nila yung in-loan nila is makakatanggap ka ng rewards. At yung rewards na yon or bonus ay makakaltas nga doon sa may babayaran mo. Kung meron kang existing loan sa Mr. Cash, ayan, mababawas na doon yung rewards na yon na natanggap mo. At ang next ko nga ay ang MoneyCat. So ito, recommended ko din for first time user dahil 0% din to sa may unang loan nyo. Pero sa mga susunod ay meron ng madadagdag na interest. Recommended ko to for emergency purposes nga lang. Dahil kagaya ng sabi ko, sa unang loan nyo ay 0% interest. Pwede nila kayong aprobahan ng 500 pesos up to 5,000 pesos. Depende sa may application nyo. Pero dito ay kung ikaw ay good payer, pwede ka nilang pautangin ng up to 20,000 pesos. Pwede mo rin itong bayaran ng up to 180 days. Kaso nga lang, dito sa may 0% interest ay 7 days lang yon. Kaya kung kaya mong makapagbayad on or before due date mo ng 7 days ay pwedeng-pwede ka dito. Pero kung hindi mo naman kaya is sa may ibang loan app ka na lang mag-try. Okay ako dito for emergency purposes dahil ang bilis lang din ng process ng application at ngayon mo din matatanggap ang ilo-loan mo. Yung mga pwedeng mag-loan ay 22 up to 60 years old. At expect nyo na nga na pag kayo ay na-late dito, marami din kayong matatanggap na text at calls. Kaya kung hindi nyo kayang magbayad ng after 7 days, ayaw nyo ding maharas, ayan, ayaw nyo makatanggap ng maraming calls and texts, mag-next na lang kayo na loan up. Pero para sa akin nga is recommended ko to para sa mga first time user lang. Next ko naman ay ang OLP or Online Loans Pilipinas. Dahil 0% interest din to sa may unang loan nyo. Pero take note for 7 days lang din to. Kaya yung mga susunod na loan nyo dito is meron ng interest. Pero para sa akin ay ayan, dahil 0% interest sa unang loan, pwedeng-pwede kayong mag-try dito kung first time user pa lang kayo. Pero kung repeat borrower na kayo dito is wag na kayo dito mag-try. So ito ay para sa may first time user lang. At ang last ko na nga ay ang Tala. Ito, one of the best din na loan apps. At as of now ay nakakapag-loan ako dito ng 25,000 pesos. At napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pagka na-late ka ng pagbabayad is, meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text na ayon, malapit na yung due date mo. At kung nakalagpas ka nga sa due date mo ay napaka-professional naman kausap ng mga customer service dito. Pwedeng-pwede mo silang kontakin or pwede mo silang kausapin, sabihin mo yung talagang reason mo bakit ka na-late ng pagbabayad at ayon. Dito is meron ka ding matatanggap na rewards. Ang laki ng rewards dito, 200 pesos pagka i-share mo nga din yung link mo na makikita mo dyan sa may Tala application mo. Ayan, share mo lang yung referral link mo sa iba mong kaibigan na nangangailangan din. At pagka nakapag-loan sila doon, nabayaran nila yung loan nila, magkakaroon ka ng 200 pesos. Kaso nga lang hindi ito mawi-withdraw. Ang mangyayari lang ay kagaya nung sa may Mr. Cash na mababawas to sa may existing loan mo sa kanilang app. So ayun, mababawasan na yung loan mo dito pagka marami kang na-share na link sa iba mong mga kaibigan or kakilala. So that's it for today's video. Sana ay kung kayo ay first time user, sana matulungan kayo ng mga loan apps nga na to na binanggit ko. So ayun, kung gusto nyong mag-try sa mga loan apps na to, kailangan basahin nyo muna yung loan terms and agreements at tingnan nyong maigi yung loan details bago kayo mag-try sa mga to. So ayun, comment nyo dyan sa comment section yung mga na-experience nyo para mabasa na din ng iba. So ayun lang, thank you for watching!